Hi and welcome back to another episode in my channel. My name is Jerry. If you're new to my channel, just click like, share, and subscribe. Nah, nah, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. Yeah, itutur ko kayo ngayon sa alma mater ko. Sa Guagua National Colleges, dito sa Guagua, Pampanga. Tara, samahan niyo ako. Darling, you. Hi guys, nandito tayo ngayon sa alma mater ko. At ngayon lang ulit ako pumasok dito since I guess it's been years. So tingnan natin. Late na ng entrance oh. Abot ko na. May picture ako dati dito ng graduation namin. Medyo na-amaze lang ako kasi yun yan, tagal ko nandito mapunta dito. So ito yung stage. Diyan kami nag-aana dati. Flag ceremony. Yan yung labasan namin dati, pag-uwian na. Yan yung room namin nung 4th year. Dati kasi library yan, mami dito sa school na to. So itong back door area, dito ako dumadaan dati. Dati pagkakain ako lunch, kaya uuwi dito sa hanggan ng ito. Ito yung pintuan dati. Mas clinic na siya ngayon, oh. Ito yung pintuan, ito yung office ni mami ko dati. Ito yung office ni mami dati. Ito yung entrance ng library dati. Ito yung dating typewriting. Well, nagta-type-type kami. Pwede siya ng library. Puntahan natin yung elementary part. Ito yung elementary part. Grasseco Hall. Dito yung part na nag-ano kami. Sisipa, volleyball. Hindi pala ako marunong mag-volleyball. Sipa. Pagkalabas namin sa pag-aaral namin, naglalaro kami ng Agawan Base. So dito kami naglalaro ng Agawan Base. Wow! Fantastic, ayan. Baby! Ito pa yung stage. Kung saan ako nag-perform dati, ganyan. Nandito pa yung CR. CR pa rin siya. So lumiit na yung ano niya, lumiit na yung clearance niya. Kasi nga natambakan na siya. Punta tayo sa may stage. Well, dati may mga upuupuan dyan. Dito ako pupuesto kapag magpe-perform kami or every Monday flag ceremony. Dito nakatayo yung teacher. Ito yung view niya. Tapos ito kami mga estudyante na magpa-practice para sa mga foundation day, sa mga may event dyan. Dyan kami. Tapos papaluin yung dalawang stick niyan. Tuk, 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 tuk. Yun na yung countings namin. Siya seryoso, ang tagal na niyo. Ngayon lang ulit ako nakapasok dito. Simula nung nag-graduate ako ng college. Ito mga ano to yung mga kinder. So, ito yung part na Hele, Home Economics and Livelihood, Cheverloo. Ah, ano na siya? Dito yung room namin dati for Hele. Tapos, dito kami nagtatanim. Nagtatanim kami ng mga, sabi nga, livelihood economics niya, di ba? Tapos gumawa kami ng sandok gawa sa niyog. Yung pangkapangalan, nakaukot yung name namin. Punta naman tayo ngayon sa kantin. Nung nag-level up na grade 5 or grade 4, nung home economics namin, iba na yung teacher namin, babae na siya. Nung una kasi lalaki. So mga ukit-ukit, ganyan. Ngayon nung naging girl yung Hela namin, naging ano na, cross-stitch. Yung teacher namin nun, siya yung charge sa kantin. So ito yung elementary kantin namin. Dati, dito yung saan bumikila yung pakainan, tapos dito namin kakain. Ang worst na nangyari nun, ang hindi ko makakalimutan nun is nakatoka kami. Alam, minsan may mga cleaners, turn na recess, kami in charge na maghugas. Ang worst pa, sobrang tipid. Pati straw ng Big 250 pinapahugas sa amin. Tapos ito naman yung kantin ng pang high school. Kasi hindi siya covered dati, ngayon covered na siya. Itsura ko, covered siya. I mean, nakasara siya. Dati yung sa open yan. Ito yung gym namin. Yung entrance dati sa gym. Tapos itong room na to, ito kasi pinamalaking room ito. Sa mga sodality yan, sa mga choir,
tuwing foundation day namin, nag-aano sila yung parang gabi ng lagim or haunted house na magabayad ka ng parang 30 pesos, magpapasok ka, syempre takot na takot ka, pero may hawi lang sa gitna yung tela, kasi iikot ka lang, tapos yung mga sodality, sila yung mga nananakot. Ito yung gym namin. Dito kami nag-jam session nung first JS prom namin. Kasi kailangan sarado, bawal lumabas yung mga estudyante, so dito kami. Ito yung palapag na ayan, kitang-kita hanggang taas. Ito yung tinatakbo ko dati nung taas na to kasi mali-late na ako. Grade 3 to, third floor siya. Banta pa ako pala, late na ako. Itong hallway na to. Dito rin ako unang nakipag-away kasi may sinipa ako dito. So, yun yung view. Ayun yung mga laboratories namin. So, imagine nung high school kami, yung classroom namin ay nasa first floor, tapos yung laboratory namin nasa fourth floor. Hindi pa rin nagbago yung hagdanan. Ito yung mga dahilan. Ito. Yan. Masira aking hinihilang bag. Kasi, hinihila kong bag. Imagine yun, sa taas ng yan, hinihila ko lang hanggang malaglag. Ayun, tagal na ng anong statue. Ay, may powder room dito eh. Dito may powder room dito. Nandito may powder room na pinagtatambayan namin dati. Mukhang pasahan. Nag-CAT kasi ako, may officer-officeran ako, so kailangan kong tumayo dito. Kailangan kong tumayo doon para lang isalot yung mga uuwing mga private. Itong bell tower na to, naging icon yan ng school namin dati. So ginawa yan, nag-aaral pa ako dito, ginawa yan. Tapos nung chapel namin, hindi to ganito dati. Medyo modernized na yung design eh, so sisilip tayo. Naalala ko noon, every Wednesday, kailangan namin pumunta sa chapel para lang magnovena every morning. So yun na dati, kinaiinisan ko pa yon. Alam mo naman, pagbata, naiinip, lalo novena yon. Kanta kami ng Ave Maria. Hindi ko pa nga naikot lahat. Anyways, yun yung bigla ang tour ko sa school namin. Share ko lang sa inyo yung high school days ko, no? Wala ko na rin umuwi. At ganito itsura ko, nahihiya na rin ako. Okay, this is my alma mater. Again, thank you for watching and bye-bye. Sino ba naman ang taong hindi sumaya sa kanyang pagkabata? Yung tipong bigla ka nalang matatawa kapag naisip mo ang mga masasayang alaala? Diba ang sarap balikan ng nakaraan? Yung oras na tayo nagkukwentuhan, tatawa, mag-aasaran, tatambay kung saan-saan. Movie trip, food trip, kantahan, nakakatuwang balikan. Pero nakakalungkot rin paminsan-minsan dahil lahat ng ito ay hanggang alaala na lang. Di ko nga alam kung mauulit pa to eh. Kasi iba na ngayon, may kanya-kanya na tayong buhay. May kanya-kanya na tayong responsibilidad. Kaya sa aking mga naging kaibigan, guro, maraming maraming salamat po. Dahil naging bahagi kayo ng aking mga magagandang alaala.